Tonet-tonelad ng yelo sa isang araw ang kailangang maiproduce ng mga ice manufacturers sa Bulacan para tuloy-tuloy na matustusan ang pangangailangan ng yelo sa gitnang Luzon at Metro Manila. Ayon kay Junicio Hermano, ang manager ng Frozen Planet Corporation sa Bulacan, sa isang araw, 60 tons ng tube ice at 40 tons ng black ice lang ang kaya nilang iproduce sa mga dealer at walk-in. Bulacan area pa lang kinakapos na yung ilo natin. Dahil sa sobrang init ng panahon ngayon, yung iba nadubli na yung order nila. Iba nga, natri-tripli pa. Kapag umigit pa roon ay kinakailangan na nilang kumuha sa ibang planta ng yelo sa ibang lugar. May planta kami sa Manila. Pag sila rin kinakapos, kami rin nagbabackup din kami sa kanila. Ganon, palitan lang kami. Pag sila kinakapos, nagbabackup kami sa kanila. Pag kami naman ang kinakapos, babackup din sila sa amin. Frozen Republic sa Dagunoy at saka sa Escapade sa San Juan, Metro Manila. Dito sa storage ng yelo ng Frozen Planet, dati punong-puno ito ng yelo na hindi bababa sa 1,000 sako. Pero ngayon, ni isa walang laman dahil kapos na sila ng supply dulot ng matinding init. Ito ang storage po natin. Dati po talagang punong-puno ito. Sa ngayon, wala. Kahit isa, makikita mo naman, talagang walang-wala. Kaya doon natin maano na dahil sa naginip, kinakapos tayo. Sa Frozen Planet, ang 35 kilo ng tube ice ay nabibili ng 70 pesos, habang ang isang bloke na 140 kilo ay nabebenta ng 260 pesos. Nilinaw naman ng manager ng planta na wala pang pagtaas o paggalaw ng presyo ng yelo. Posibleng madaragdagan ito kapag nagtaas ang presyo ng krudo at kuryente. Samantala, nahihirapan naman ang mga dealer dahil natatagalan sila bago makakuha ng yelo sa ngayon. So sobrang dami din po nang bumibili din kasi. Tsaka po wala pong makakuha din po dito. Kaya po kinakapos po kami. Kasi po sa dami ng kumukuha, tsaka po naantala. Sa daming kumukuha po. Samantala, marami namang mga tindera sa palengke na nagtaas ng presyo ng yelo ng isda. Kapag nangyari yaon, baka marami na rin ang di magtinda. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahakalagahan. Nestor Torres, humahataw!